what's up mga kanosa? Panibagong video na naman tayo at syempre, ito na yung pinakahuling hidden quest dito sa Arcosaur City at makakalipat na tayo ng panibagong mapa. So, kung hindi ka pa nakakapanood nung previous video at hindi mo pa natatapos yung mga hidden quest na yon, panoorin mo itong video na to at pagkatapos, panoorin mo naman yung mga dating video, no? So, ilalagay ko lahat ng link dyan sa description para malaman mo kung nasan yung mga hidden quest na yon, no? So, pwede mong huwag panoorin kung tapos ka na. Panoorin mo kung hindi mo pa nagagawa at kung baguhan ka sa laro na to. So, para may idea ka rin, no? So, marami akong ituturo sa inyo sa laro na to at sana makatulong yun kahit na sa simpleng paraan lang na nalalaman ko. So, hindi sobrang dami yung alam ko dito, no? So, may binabasehan lang din ako. So, huwag na natin patagalin pa. Simulan na natin ang panlima at ang panghuling hidden quest dito sa Arcosaur City. So, simulan na natin. Unang-una is minimap. So, pupunta ka lang dito sa may bandang south side, sa pinakagitna niyan. So, hindi ako makapunta. So, alis muna tayo dito sa tubig. Ngayon, pupuntahan na natin siya dito sa south side. So, waiting lang tayong makarating din sa pwesto na yon. So, ayan, nakarating na tayo dito sa pwesto na to, no? Pasensya nyo na akong medyo matagal at medyo naghang ang aking screen. So, pagpasensya nyo na. So, lalapitan nyo lang tong Anxious Girl, si Anxious. So, ang gagawin nyo lang para mag-trigger yung hidden quest is obviously, pindutin nyo yung emote dito sa may malapit sa chat box at pindutin nyo yung greet. At magti-trigger na ang hidden quest. At take note guys, ito ang pinakamadaling hidden quest kasi wala kayong ibang gagawin dito, no? So, pipindutin nyo lang yan at kung saan ang pupunta yan sa hidden quest na para matapos, no? So, wala kayong ibang gagawin dito kundi pumindot lang ng pumindot. Walang technique kung ano na to. Nakita nyo naman. Ayan lang. Lilipad lang kayo ng konti. So, yan ang pinaka-manual control na gagawin nyo. At ayun na. Pwede nyo nang pinutin ulit yung hidden quest at kung saan nyo nang tatapusin nyo. So, mapapalaban pa kayo ng konti dito. Hindi na agad natin ito para hindi na tumagal. Ayan. Hintayin lang natin matapos. Ayan, pindutin lang ulit natin yung quest. Pindot-pindot lang talaga to. Wala kayong ibang gagawin dito kasi kusa na siyang pupunta doon. Basta pindutin nyo lang. Ang magiging manual nyo lang na gagawin is yung pag-akyat doon sa bubog. So ayan, so bubugbugin na natin to. Yun. So patay na siya, no? Yan, so kakausapin nyo lang yan. At ayun na, tapos na kagad yung hidden quest na yon, no? So yun yung panlimang hidden quest dito sa Arcosaur City. At dahil mabilis natapos yung hidden quest na yon, meron akong isa pang ituturo sa inyong hidden quest. So bale, pang-anim ito na hidden quest dito sa Arcosaur City. So, bale, extra na lang ito, no? So, puntahan na lang nandiyan natin. Pupunta lang kayo dito sa may west side banda, dito sa may lower left din. Ang pupuntahan nyo dyan is yung kulay blue na orb, no?
kulay blue na orb. So, ang pangalan ng quest niya is yung Fragrance Wine. So, madadaanan niyo yan sa main quest niyo or side quest na tungkol dun sa lasinggero na nagnakaw ng kuneho at niluto niya yung kuneho. Ewan ko kung yun nga yun, pero medyo malapit dun, no? So, yun na. Pupuntahan na natin siya. Yeah, boy. Out. Andito na tayo. So, ayan. Makikita nyo tong Fragrance of Wine. So, meron yang exclamation mark. So, nakuha ko na yung quest na yan eh. Nakausap ko na yan. So, nung una, hindi ko siya alam kung paano ko tatapusin. Pero, para matapos ko siya, is sinulat ko na lang, no? Para hindi ako maligaw. So, ayan nga. Fragrance of Wine. Pag kinausap mo yan, eh, dito ka niya dadalhin. Pupunta ka dito sa lugar na to pagkatapos mo siyang kausapin. Ngayon, diri-diritso ka lang dito. Yan, dito sa part na to, sa pinakalikod. Diyan. So, makikita nyo dito yung hinayupak na lasinggero. Ayan, si Kahar. So, alam kong nadaanan nyo yan sa main quest or side quest siguro. So, ang pangalan ng quest na yan is Fragrance Wine. So, ang hidden quest is Live and Learn. So, ang gagawin nyo lang is tatapusin nyo yung quest ni Kahar, no? So, lagi nyo tatandaan, kapag wine, ang wine is para sa Night Glow Glass. Ang pear wine is a jade glass. Sorghum, para sa copper or bronze goblet. At ang Champion's Wine is para sa ceramic cup. So, para hindi kayo mahirapan, is isulat nyo yung sasabihin niya, no? Mas madali yun. So, ayan na. Ready na tayo. So, meron tayong konting quest dito. So, anong gagawin sa bronze goblet? Siyempre, sorghum. Malapit ka lang sa sorghum at pouring wine. Oy, mali. Bakit mali? Bastos ka. Siguro naubos yung oras ko. So, ulitin na lang natin. Ulitin natin. Naubusan yata ako ng oras. Kasi kailangan medyo mabilis ka rin dyan. So, kausapin natin siya ulit. Ayan. So, nakikita nyo. Wine with a night glow glass. Pear wine with a jade glass. Sorghum with a copper goblet. Champion's wine with ceramic cup. So, ayan. Simulan na natin. What wine does the bronze goblet go? Siyempre, sorghum. So, what wine goes with the ceramic cup? Champion's wine. Night glow glass. Siyempre, yung regular wine. What wine does the jade glass go? So, ito na yung pear wine. So, uulitin nyo lang yung Champion's Wine kasi favorite niya yan. So, Jade Glass. Yung Pear Wine. Asa na? Ito. So, ayun lang guys. So, tapos na siya, no? So, end of storyline. Kakausapin nyo na lang abnormal na to. Lasinggerong to. At ayun na, natapos na yung hidden quest bonus dito sa Arcosaur City. So kung nagustuhan niyo tong video na to, like, comment, and subscribe kung nakatulong sa inyo. Nakita niyo naman, pangit lang yung reward, no? Kasi Mirage Stone lang. Ring niyo na rin yung bell para updated kayo sa mga susunod pa nating videos, no? So meron pa akong isang bonus na hidden quest na ituturo dito sa inyo sa Arcosaur City. So, bale, magiging pinaka suma total niya is 7 quest dito sa Arcosaur City. So, bale, itong last na to medyo may konting oras lang siya. So, itutuloy na lang natin to sa susunod pa nating video. So, kitaits mga anosa. Ingat palagi! Thank you.